So ayun, nandito na tayo sa app na gagamitin natin for Pigeon ID. So punta tayo photo library, hanapin natin yung image na gagamitin natin. So ito yung pigeons na gagamitin natin pattern. O hahanap tayo ng ibon na maganda yung posing niya. Then gamit tayo ng magic wand. So click natin dun sa may white area para select natin yung ibon natin. Then punta tayo sa quick selection tools. Sa may mode area, gawin natin negative sign. Then i-scrub nyo siya dun malapit sa may mga line na meron pang kailangan natin kuning details. So ayan, scrub nyo lang malapit dun sa area na kailangan natin kunin. So kailangan dyan negative sign para makuha nyo yung image. Tutuloy lang din natin. Pwede nyo liitan yung brush tools na gamit natin. So doon sa mga area na medyo mahirap yung scrub. So yun, kung mismo sobrang ganyan, okay lang din yan. Tapos gawin nyo siyang positive sign para maibalik nyo yung details na kailangan natin. Tapos i-click nyo lang yung undo just in case na magkamali kayo. So, ganun lang din yung gagawin natin mga tol. Adjust na tayo sa brush just in case na malaki yung brush or kung kailangan natin lakihin yung brush. So, adjust lang natin. As double check lang lagi yung mga small details. Baka mamaya kasi meron pa tayong hindi nakikita na kailangan natin i-scrub. So, ayan. Hinita ko dito yung brush kasi maliit na yung bandang ring niya eh. Kailangan natin discard yan. Pagka medyo maliit na yung part, kita nyo na lang din yung brush. Ayan, zoom in, zoom out. Dalawang daliri mga tol. Bali, i-pinch nyo lang siya para mag-zoom in, zoom out. Ganun lang yung discard eh. Then ngayon, the layer from selection yung gagawin natin. So yun, magkakaroon na tayo ng white pattern. Yun yung kailangan natin. And then, i-duplicate natin yung ibon. Duplicate natin siya. Mamaya kailangan natin yan, yung naka-ibon natin. Gagamitin natin siya sa yung mga body parts niya. Then, i-hide muna natin yung dalawang ibon natin. So, uncheck muna. And then, kuha na tayo ng photo library. Kunin na natin yung source image natin. Yung mismong ibon na gusto natin i-layout. Ayun, gagawin natin. Uli tayo sa magic wand. Then select ulit natin yung ibon. Okay. Then ganun ulit mga tol. Gamit ulit tayo ng quick selection tool para makuha nyo yung mga details na kailangan natin. So, wala tayong iwanan na line-line ng mga ganyan na maliliit dun sa part ng ibon. So kailangan nasa side lang ng ibon para buong details makuha natin dun sa part ng ibon. Ayun lang mga tol. So double check lang lagi. Zoom in, zoom out. Ngayon, ibang tools ang gagamitin natin mga tol. Eraser naman tayo. So pwede nyo lakihan, pwede nyo liitan yung eraser natin. Then scrub nyo lang din. Ang gagawin natin is buburahin natin yung pinaka background niya. So, tatanggalin natin yung hindi natin kailangan sa ating pigeon ID. So dahil nakaselect yung ibon natin, kahit na magpas yung brush natin, safe yung pinaka layout natin, pinaka source image natin. Nagduplicate nga ulit tayo yung image. Lagi kayo magduduplicate mga tol dahil mamaya kailangan natin yung ibon na yun. So kailangan natin yun. So, then i-hide nyo siya yung duplicate natin. Tapos resize nyo ulit yung source image natin, yung pinaka-ibon natin. So, kailangan magparehas yung mata nung ibon na yon, yung pinaka-nasa layout natin, tsaka yung mismong ibon na gagamitin natin. And then, this time, pinunan ko ulit yung body parts. Dahil lang, kailangan lang muna natin kunin mga tol is yung kanyang mata.
So, depende rin sa inyo kung anong gusto nyo unahin na part ng ibon. Ako, this time, ginawa natin, inuna natin yung pinakamata niya. So, ito na nga, nagamit natin yung pinaka-duplicate natin na ibon. Then, nag-add ulit tayo ng layer doon. Tapos, ang kukunin natin sa kanya ngayon, yung part niya na wing parts. Ayun, tatansyahin nyo lang din mga tol. Zoom in, zoom out lang din. Tapos, pipindutin nyo yung end sign doon sa taas, yung tabi na FX. And then, yung tools na parang pa-cross. Para ma-resize nyo siya yung image natin, then ma-rotate nyo din. Yun yung tools na ginagamit natin para ma-move natin yung pinaka-layer na kailangan natin. Then i-scrub natin ulit yung mga details na hindi natin kailangan. Gagamitin natin dito sa sitwasyon na to ay yung eraser tools natin. So ayun, try muna natin yung gawing paa nya. Yan, pati yung sa may buntot. Okay, kailangan muna natin ngayon tol yung pinakapakpak nya. Ayusin lang natin yung pagkakabura. Tansyahin lang natin yung pinaka-lining na magiging maganda yung layout ng pakpak. O ganyan lang din mga tol. Dahan-dahan lang. Swabing-swabi lang. So, yun. Tanggal na natin sa may buntot. Ngayon, ayusin natin yung gawing paa nya. Binti. Ayusin lang natin yung pagkaka-layout. Gamit tayo ng eraser tool ulit. So, dahan-dahan lang para patansya natin mga tol. Ayan. Ayan, okay na ngayon yun. So, ayan, nag-duplicate na tayo ulit ng ibon. Kukunin natin tol yung sing-sing nya. Yun naman yung i-edit natin. Scrub-scrub lang, tansyahin nyo lang din. Kung medyo malaki yung brush nyo, kita nyo siya, pwede naman para hindi tayo mahirapan. Zoom in nyo lang din pagka medyo malabo na. Ganun talaga. So, kailangan medyo high resolution yung ibon na gagamitin nyo dito para maganda pa rin yung output nyo. So, ito ang image natin, medyo blur na ng konti. So yun, gumagamit tayo ng tools na yun, yung parang cross line, yun yung pang move nya, and then pang resize, pang rotate, yun yung parang pinakakamay natin dun sa tools na yun, sa tool set settings. So yun, okay na tayo sa ibon natin mga tol. Gagawin natin, save na natin yun sya. Medyo adjust lang tayo ng konti
May binura lang din ako doon. May nakita kasi kung parang white na maliit. So, eto na, save na tayo. And yun, so click nyo yan, then save to gallery. Then click nyo yung ibon natin, kailangan naka-check siya, tapos okay nyo. And yun, naka-save na yung ibon natin. So next step natin mga tol, gagawa na tayo yung layout natin. So ang size na ginawa ko is 1080p. So i-click nyo yung image na may plus sign. Yan. Then blank documents. And so akin ay 1920x1080p resolutions natin. So freestyle yan. Kung anong size gusto nyo, pwede naman mga tol. Okay, next step natin, hahanapin na natin yung source image natin, yung pinaka-ibon natin na ili-layout. So, zoom out natin mga tol. So, tingnan nyo na ngayon kung gaano kalaki yung gusto nyong size niya doon sa layout natin. So, yun, tinatansyon na natin mga tol. Gagamit tayo ulit ng magic wand. And then, so-select natin yung pinaka-ibon natin. Zoom in yun yung mga tol para makita natin kung may nadadami ba na details. So, ganun ulit. Negative sign. Then, check uli yung brush kung gano'ng kalaki. Hanggang sa ma-perfect nyo ulit mga tol. So, medyo mahaba yung tutorial natin ngayon mga tol. Dahil, nilagyan natin siya ng background. So, yun nga yung dahilan ba tumaba yung video natin ngayon. Dating ko uli mga tol. Gamit tayo ng eraser tool. Tapos resize nyo ulit. Pinakamaganda, lakayan nyo na. Para pag scrub nyo ganyan, huwa na kagad. Pwede nyo balik-balikan. Para sureness tayo mga tol. Na nabubura natin yung mga white part na yun. Na hindi natin sila kailangan dito sa layout natin. And then zoom in nyo ulit. Kung ganyan, kamukha na sa akin, may mga sobra. Sa bandang ilong tsaka tutuka niya. Gamitin nyo yung eraser tool. Pagka nagkamali, undo lang ulit. Then resize tayo ng brush natin. Ng eraser natin na gamit natin. Yan. Dandan lang. Yun. Pag okay na. Goods na yan. Zoom out na ulit. Back to the ball game. Oh yun. Gamit ulit tayo yung transform tool. So yun lagi natin ginagamit dito. Pang move, pang resize, pang rotate. So yun yung tools natin. Photo library ulit tayo mga tol. Hanapin natin yung kanyang mata. So yun mga tol. Yan. Tapos gagawin natin is buburin ulit natin yung mga parts na hindi natin kailangan. So eraser lang ulit. Yun lang naman ang gagamitin natin lagi. Eraser tools lang. Yan. Swabihan nyo lang mga tol. Ayun, okay na tayo sa mata niya. And then, gagawin natin yun. Ayos natin siya mga tol. Palagay natin sa may bandang likod niya. Tapos, ibabaan nyo siya dun sa may layer section. Scroll. Hold nyo lang, tapos siya ano yung drag down. Para mapunta siya dun sa back layer natin. Sa likod ng ibon. Ayun lang mga tol, kung gusto nyo ilagay sa likod. So, medyo may konting corrections na tayo. Correct lang natin ito. Essential na medyo maingay yung background ko. Wala pa tayong noise cancellation, microphone. And then, check na yan. Iayos lang natin. So, next step natin, kukunin natin yung pinaka-logo natin. O yan. So, shout out kay Sir Daryl ng Angela Love TV. O, ibigyan natin yan. Shout out sa'yo, tol. So, eto nga, naging model natin yung ibon niya. So, gagawin natin ngayon. Dating gawin uli mga tol. Gamit tayo nung magic wand. And then, burayin uli natin yung pinaka-white part niya. Tsagayin na lang natin to mga tol. Medyo mahaba-haba lang itong video natin. And, magbubunga din naman yung pag-layout natin sa uli. So, ayun, scrub-scrub lang ulit. Dating gawin ulit. So, ayun. So, ayun. Resize lang natin, mga tol. So, drag nyo lang din kung ano yung gusto nyo size. So, next step natin, mga tol. Kukunin natin yung pinaka-background natin. So, shoutout kay Sir Daryl ng Angela Love TV. So, siya ngayon, mga tol.
Subscribe mga tol, YouTube channel si Sir Daryl Angelo Love TV. Sorry yung mga tol. And then pre-research natin mga tol. So hanapin natin yung pinakasukat. Kailangan natin. Ganda nung loft ni Sir Daryl. Naka-elevate pa talaga oh. Ganda. And sana magka-loft na tayo ng mga ganyan. Sana all. So medyo adjust lang natin. So lagay natin ulit siya sa may pinakaligod. So ita-drag down nyo lang siya dun sa may layer section natin sa kanan. And then mga tol, next step natin, fade. Ang gagamitin natin tools para ma-hide natin si Sir Daryl dun sa side. So kailangan natin isong loft. So ito pwedeng gamitin natin kung ayaw nyo na ma-solid image dun sa main background natin. Then gagamit ako dito ng empty layer. Sa empty layer, gagawin ko siyang white. So i-brush ko siya para maging solid white yung both sides. Doon sa may gawing ibon, tsaka doon sa may logo ni Sir Daryl. So yun yung purpose natin kung bakit gumamit tayo ng blank na layer. Tapos lagay nyo siya sa pinakababa para yung white nandun siya sa likod. So yun, scrub lang. Scrub lang tayo. And then check nyo rin mabuti kung walang naiiwan. Para maging maganda yung layout natin. Tapos resize ko lang kayo ng brush kung maliit or malaki kung saan kayo masanay. Check zoom in, zoom out lang. Double check lang ulit. Then resize ulit yung ibon. Check ko lang din kung paano maganda. Yan. Tapos gagawin natin, gagamit tayo ng text tool. So dito tayo mag-start. Type nyo dyan mga tol kung ano yung information na ilalagay natin. So tayo, ang ginawa natin, ilagay muna natin yung pinaka-name niya. So si Saka, yun yung pinaka-name na itong ibon na to. So dito, pipili tayo ngayon ng design ng fonts. So yan yung napili natin yung design ng fonts. Parang paintbrush style. Okay, yun siya, si Sakang. So, yun lang mga tol. Ali, patong nyo lang na ipatong yung pinaka-informations niya. Then, add na kayo ng add. Yan, si Sakang, yung pinaka-ibon natin. Then, i-place nyo lang kung saan yung gusto ilagay yung pinaka-name ng ibon. And then, ganun lang ulit ang gagawin natin. Type lang ulit kayo, text lang ulit. Then, patong nyo lang ulit sa layer natin. Ayun, type niya lang ulit. So, GRPC 5826. So, ito nga yung ring band ni Sakang. So, lalagay na natin yung mga achievements ng ibon. So, congrats kay Sir Daryl. So, maganda yung naging performance ng ibon na to sa kanya. So, yun nga, naging siya, Balatuan Lap Winners. And then, Talavera, Lap Winner din siya. So, yun. Type nyo lang siya na i-type. Tapos, i-ayos nyo na siya, i-arrange nyo. Pwede nyo din naman balikan maya-maya. Pagka hindi pa kayo sure kung paano magiging layout niya. So yun mga tol. So mag-duplicate tayo ng sakang na words. Kulay gray yung ginawa ko para magkaroon ng design yung words na sakang yung pangalan niya. Then yung pinaka-sign ng N, ng female sign. And then yung logo niya ni Sir Angelo Love TV. Lagay ko siya dun sa side niya. Sa tingin ko medyo okay siya dito.
So ito na nga yung finished product natin, mga tol. So sana nagustuhan nyo. So ngayon, mag-shoutout tayo. So let's go! So ayun, natapos na din natin, mga tol, yung ating mobile video na ID tutorial natin. Then shoutout to si Sir Daryl ng Angel Love TV. So congrats, sir. Pa-like, share, and subscribe na din yung channel ni Sir Daryl ng Angel Love TV. And then, yung applications natin na ginamit dito is yung PSCC. So lalagay ko yung link niya sa description sa baba natin para ma-download yung applications na yun to mobile. Shoutout kay Sir Ferdinand Ordonez, Marion Raura, tropa natin yan, si Marion, si Paring Ganggoy, si Ian Bernardo, si Claudine Reyes, Boy, yung barkada natin yan, si Eugene Reyes, tol, musta, si Juner Dagul Reyes, tropa natin na welder, asan ka na ba? Then si Sandre, yung pilas ko dyan sa side ni Mrs. Tapos si Melvin Santiago, classmate natin nung high school. Tapos sa'yo, tol. Tapos si Christian Pungay, tropa din natin yan. Kamusta, tol? Manfranista, thank you, tol, sa suporta lagi. Arvin Manalo, barkada din natin yan si Arvin. Jello Rubio, so, thank you, tol, sa pag-chat. Salamat. Si Rio Pakribar, yung classmate ko, then nag-iibon din siya dito. Pero, tol, at si Sir Thunderlove, yan, saludo tayo kay Sir Thunderlove. Pa-subscribe, mga tol, malapit na nyo ma-reach 1,000 subscribers. So pa-suporta, mga tol, so libre lang naman yung pag-subscribe natin. So pa-subscribe na rin, alagay ko yung link niya sa description dito sa baba para ma-subscribe nyo siya, mga tol. Then may Facebook page din siya, pa-follow na din, mga tol. So salamat. So tropa nga siya ni Sir Ryan Ordonez, so tag team sila sa California, USA. So thank you, sir, ha, sa mga tips na binibigyan niyo sa akin ni Sir Ryan. And syempre, shoutout kay Sir Ryan. Thank you, sir, ha. Salamat dun sa mga biglang video, binibigla mo ako lagi. So thank you dun, napakalaking privilege para sa atin. Syempre, isa pa si Sir Malditas Love. Thank you, sir. Salamat. Ganda yung mga ibon ni Sir Malditas Love. Nakikita nga natin pag upopost siya sa Facebook page niya. Malulupit din talaga yung mga ibon. So syempre, kay Sir JKT Love, thank you, sir, ha. Nakausap kita sa group video call natin nila Sir Ryan Ordonez. Thank you talaga, sir. And then shoutout kay Batanggenyo Mangyan. Pinapagag yung bata na yan. Subscribe nyo sila, sir. Si Sir JKT, si Batang Mangyan, yung bata na yan. Napakalupit yung bata na yan. Nag-iibon din sila. So pasubscribe, mga tol. Lalagay yung mga link nila sa description sa baba. Mga idol natin yan sa pag-vlog pagdating sa pag-iibon. Shoutout din pala kay Kuya Gilgam Ikan. Shoutout, kuya. Siyempre, shoutout kay Tito Freeway, master natin sa akin nandyan na sumusuporta sa akin. Thank you sa mga pag-guide sa akin. So, thank you, thank you. Pa-subscribe, Freeway Love TV po. Channel ng Tito Freeway natin. Then, last but not the least, si Sir Marcelino Fernandez. So, sir, thank you doon sa mga payo mo sa akin. At least ngayon, alam ko na, si Scooby. Alam na natin yun. So, napag-usapan natin yung mga pinayo mo sa akin nun. Grabe yung mga trophy, nakakalula, ang kapal ng mga certificate. So yung mga idol natin yan. So thank you, mga tol, sa mga supporta nyo and sa pagtsatsaga. Sana natutunan nyo yung step by step. Medyo mahaba lang yung video natin at marami yung layer na ginawa natin. So thank you, salamat, peace out.